best of three series. Nako. Ito na nga mga kaibigan, this is our last series tonight. But then again, we do have another stream bukas. Oh, sa ating group, B. Group B. I think sila Shinbu ang mga magka-cast. Napansin ko lang yung Archangel. Medyo tingin ko talagang mainit talaga ngayon. Talagang nagiinit sila. At kita natin sa mga reaction ng mga players natin. Ako talagang ayaw nilang magpatalo. We're looking at the drafts right now, madam. Witness greatness. Picking. Talagang ayaw nilang ibigay yung Claude. Nakita natin yung Claude kanina for these previous matches. Ang laki ng impact. Ang laki nga ng impact. As well as yung Kimi at Harit. Pinakita sa atin kung bakit binaban itong mga heroes na to. Pero let's not forget the show. Mm-hmm. Nako, isa din to sa naman. Mga heroes na space creator for the team. Kasi siya yung mga mag-roam for the early game. Siya yung magbibigay ng space. Mm. Pati yung, ano, yung buff, yung secure buff nila. Ano yan eh? Laging mid laner plus one, which is si Cho ang pinakamagandang, tingin ko, in my own opinion, isa siya sa mga magandang plus one sa mid lane other than Lolita. Since mas madali sila maka-clear out ng jungle at mas kung sakaling mapatay mo yung jungle mo na mas mabilis, it means it will give you a lot of time to rotate. At other than the yung pang-separation ng ability niya, mechanic niya, ultimate, ang laking bagay din nun. Pati yung, ano siya eh, sobrang mobile kasi siya, ang hirap hulihin. Yep. Kita mo naman ang opening din ng Archangel dito, Lunox plus the Tamos, very aggressive din. Mm-hmm. So we're expecting something from Archangel dito. Ito na mapansin ko, Lunox talagang ano siya, parang coming back from yung hero pool na hindi gano'ng nagagalaw, bumabalik si Lunox. Bumabalik siya sa meta and let's see kung anong pangka-counter ng Witness Greatness. Then, they will go for the Kagura. Mm. Ang ganda ng Kagura pick, Kuya Tads. Oo, madami. Ang pagkakalam ko, ikaw daw yung Kagura of the Philippine Esports. Ay, secret lang yun. Secret mo. Lang yun. Ay mo, ito nga. So, Kagura will be picked here on the side of Witness Greatness. Isang magandang crowd control na mage hero and which is really good for any team fight oriented drafts and pwede rin siya mag-decrease endurance para mas ma-amplify lalo yung since they're more on lifesteal eh sa Tamos pati sa Lunox. So I think with this umbrella pwede niya may apply yung ano yung debuff na mas mabilis para hindi agad makapag lifesteal ng ano. Next is endurance, pati sa pwede rin, ang pagkakalam ko, si Kari, hindi na siya gaano din yung deadly blade. So I think it will be Kagura who will get the necklace of endurance. Yep. Kailangan pa dito ng Witness Greatest ng isa pang tank hero. Tingin mo ano bang pwede nilang kunin dito? They might go for... Nakuha na yung Tamos at Beleric dito eh. Para Akai. Sa iba. I think Akai is a very good hero here. Since pag nag-ultimate si Beleric, pwede niyo i-push back with the use of Hurricane Dance. At, well, Grok has been removed. Pwede rin siyang mag-Akai against the Kaya here on the side of Archangel. So, still open though. Minotaur, yep. Alam ko. Leomord pala. Wala na pala si Leomord. Naban pala dito ng Archangel. Yep. Nako, Minotaur. Minotaur nga. And Martis? Ayun na. Okay, so they do have a very good control here for Witness Greatest. But will it be enough, picking. Though? Para ma-control yung burst rather ni Lunox at yung lifesteal ni Tamos dito. Yep. I think the thing with Witness Greatest, they picked the Martis and the Kari. Ito kasi yung mga hero na hindi siya pang early game. No? I think medyo risky din na mag-pick ka ng dalitong ganitong dalawang alagain, no? Mm-hmm. Anong tingin mo? Ang tingin ko diyan talaga it's all about the movement eh. Movement pati positioning eh. Pero tingin ko naman okay. When it comes to positioning or when it comes to picking off sa early game, medyo one of this best of three series, Witness Greatest versus Archangel. So on the blue side, Tokman will be using the Cho Kraken for the Kari. Pinoy's Aster Kagura Krypton on that Martis and Malambe will be playing the Minotaur. And on the red side, we have Archangel, Rio and Gushen, Kiluwash para sa Tamus, Lusty naman sa Beleric, Jeff Cutie Forever para sa Lunox, and Jay for the Kaya. For the Kaya. At may sinabi si Derek kanina na if ever nga ma-2-0
ng Witness Greatness yung Archangel. So magiging 6 yung points nila dito. Yep. Magkakaroon tayo ng tatlong best of one na tiebreaker. Oh, napakagandang matchup nga naman, Plet. Talaga yun, kung saan makatusin yeah, sila. Pero... And, mukhang si Jeff Cutie Forever nasa sandwich ata siya dito ng tatlo. But I think they should not fight under the tower, mga kaibigan. And, but still, Pinoys will get the first blood. Mm-hmm. Akala ko makakayanan ng, ano, ng heal ni Lunox kanina. But again, the umbrella coming from Kagura is enough for them to take him down. And with this greatest, who is going to take down the first blood away from Archangel, which is additional gold yun, gain para sa Witness Creator. Yeah, that's a good start for them. Kasi Kagura pa nakakuha ng first blood doon. So, sulit na sulit si Kuya Pinoy. Naku, mukhang nag-teleport yata ang jungle creep dito. But Killua's trying to steal this small camp. Kasi experience din ka din eh. Mas mapaprevent mo yung mag-level 4 ka agad si Kari. But the rest of Archangel, they will steal the blue buff away from Witness Greatness. May mahuli ata dito. That will be the Kagura 4-man will commit. Mm-hmm. At hindi ko alam ba't pumasok pa din si Kagura dun eh. Pero ito na nga sa middle lane area. Jay trying to run away. But si Dokman yata mukhang mahuhuli. The nice flicker out. Trying to run away from the damage of the Shadowblade Slaughter. At Witness Greatness able to escape the small skirmish. Mm. Pero muntik pa sila dun, no? Oo, muntik pa sila dun kasi hindi siya nakapag-flicker out. Maganda na rin na nag-disengage sila and the turtle is now up. So, Gusion, mukhang sisimulan na nila ng Archangel itong turtle. Mm-hmm. I wonder if Witness Greatness will contest on this one. I don't think so. They will secure the turtle buff on here on that Lunox. Oo, at ang laking bagay niyan. Kumbaga, lalo si Rio, mayroon na siyang blue buff. So, ang bilis ng cooldown ng kanyang mga spells. Pwede agad silang umikot ng umikot just like so. While the rest of Witness Greatness is just playing defensive right now. Since nape-pressure si Kari. So, they will send Minotaur on the middle lane trying to at least control the aggression and give some space for Kari to farm. Yeah, that's right. At mukhang mag-aabang sila dito. Pero wala silang maabutan. Kari will just stay on her lane dito sa bottom lane. So, nag-iingat lang din siya eh. Kasi... alam mo yung ginagawa ng Archangel dito, nagko-comment sila ng 3 or 4 man pick-off. Oo. Nag-group up talaga sila at lahat ng puntahan nilang lane, may nakukuha silang objective kill or objective, no? Oh. Kaya medyo threatened ngayon yung Kari na magpakita sa lane niya kasi baka puntahan siya. Oo, pati wala siya nakikita ng hero sa mapa. Hindi siya pwede magpakita hanggat hindi niya nakikita ang the rest of Archangel. At ito, tingnan natin. Ako, si Kaya. Nakaramdam siya. Papunta sa kanya. At ang ganda ng ginagawa ng Archangel dito. So, alam nila na wala yung carry. So, it means nagtatago either jungling or going a different lane. So, nag-send sila ng tatlong tao. Since nakita na si Kari nandun na, so hindi siya nakapag-farm, okay lang, iikot tayo. Ito na nga yung ikot na yun sa top lane naman. But still, the control is there. The control is there, mga kaibigan, and they will get turret on the bottom lane. Ayun nga din yung advantage nung ginagawa nila. Since alam nila na hindi magpapakita sa lane itong carry, nakakuha sila ng free turret dun sa bottom. Free turret talaga. Talagang pinushback lang nila si Kari. Of course. Kasi Tamos na yung gagawa ng damage sa structures. But, and also Archangel, Turtle nakita na si Dongmen kasi wala silang panghuli. Ayaw nilang i-commit yung Divine Judgment for them to kill since yung rest ng yung core heroes ng Archangel is nasa taas, yung diba nasa bottom din. So and good thing din dito na na-force out nila si Kari na mag-jungle. Oo. Hindi maganda yun sa isang Kari dahil medyo mabagal compared na mapunta sa lane. Pero ito na nga, mga kaibigan, may mahuhuli pa sila. That will be the show going down. The Witness Greatness, they will choose to disengage on this one. Archangel, they will go for the transition dito to a turtle attempt. At yung turtle nga, sobrang bilis. Gabi naman kasing dami si Jeff Cutie Forever. And the turtle will be slain at si Beleric ang makakuha ng turtle buff. But then again, they will not stop there. They will try to apply some pressure on the middle lane since yung Witness Greatness is nasa baba kumukuha ng buff. But they are able to damage a lot of structural damage here in the middle lane kasi mukhang magkaroon yata ng Minor Fury. And the kick is there. Dokman trying to control Rio. Goodness. And here comes the rest of Witness Greatness. Mukhang makakuhuli yata si Rio. Rio will able to take down the Cho. But Kraken still trying to chase Rio. Rio mamamatay yata dito. And I think he will. And Krypton, mukhang naghahanap pa ng isa pa. Kiluwash on the back lines. But meron siyang Yoyo. Ang Yoyo pinatbalik. But Yoyo versus Payong, mga kaibigan. At Yoyo versus Payong. There's a pause, mga kaibigan. Eat minds dati. Yup.
Ito na nga, back into the game, mga kaibigan. 3-4 with this 4K net worth advantage para sa Archangel. And 3-4 for the first 6-minute mark. Yep. And once again, Witness Greatness, kailangan nila itong manalo to. They need to take down Archangel with 2-0 score para kahit papano, may chance pa sila na hindi malag ma-eliminate dito sa qualifiers natin. Para magiging ano yan, 3-team best of one Rumble. Yeah. Rumble Real. Pero tingnan natin dito, Kiluwash may ipit ata siya dito. 4-5 versus 1. Naku, nilima. Kasi meron pa siyang lifesteal. Kasi sakit tumutagal ano ng lifesteal ni Kiluwash. Pero sabi nga nila, walang malakas sa marami. At hindi sinasabi ko na strength ni Cho eh. Yung separation, yung kaya kanyang i-displace sa current position mo. Ito yung isa sa mga strength ng Witness Greatness, excuse me, for them to get off a kill. Yeah, pero as you can see, no, sobrang nahirapan sila i-take down yung isang hero. Kasi lifesteal kasi ang sakit eh. Lifesteal plus yung armor niya pa, yung tankiness niya. Oo. Kaya kailangan taga nila ng Necklace of Durance dito, kaya Deadly Blade for them to at least have or pauntiin yung lifesteal na control ng Thanos at mga mages natin. So, tingnan natin dito. Wow, Docman dito will catch 3 from Archangel. Tingnan natin kung merong backup dito from Witness Greatness. Mukhang wala silang mahuhuli dito. They are going for the chase. Pero makakatakas dito sila. Jeff Cutie. Talagang ano. Napaka-cute nga naman ni Jeff Cutie. At ginamit niya kanyang ultimate para lang makaskip dun sa terrain na ginamit niya kanina. Pati isa pa nga pala, sa mga natutunan ko yung mga mechanic ng Necklace of Durance. Sa Gashon kasi, sa Dagger Specialist, meron siyang, siyang lifesteal. So, yung parang kasura niya, parang sapak niya. Kapag tinamaan siya ng Necklace of Durance, bababa yung damage, ma-half yung damage. Kung hindi man half, mga 30% siguro yung sa Necklace of Durance. So maganda talaga. Kailangan na kailangan ng Witness Greatness dito na magkaroon ng Necklace of Durance. Let's see if they will go for that item. Pero Divine Judgment will be used. Pinoy's will be taken down. And that's nice pick-off from Archangel. Mukhang lalaban pa ata sila dito. They will go for the extension dito. Pero, Uy, biglang pumasok si Rio. Dahil nga naman sa kanyang sword spike. Look at the damage from that Lunox. Pero mukhang hindi na ata sila. Wala na sila sa pwesto dito, Kuya Tads. Napumasok sila sa pinakaloob. They will overcommit, but malambi. Habi naman taga yung lifesteal ni Kiluwash. Able to take down 4. Yeah, high risk, high reward. High risk, high reward. Kita mo naman, tatlong tao ang mapapatumbo nila dito. Plus, a turret. Plus, meron pang Clock of Destiny si Rio. So, they need a little bit more time para makuha niya kanilang 10 stacks. For Rio. Oh, nako. Ang katinam, madam. Makating na yung Gushon. 9-4. Ito yung sinasabi ko, yung Gushon, yung last pick ng ano yun, ng Archangel. Yung game changer. Nung first part, medyo I'm going for Witness Greatest Draft kasi yung Gushon last pick, dun nagkaiba eh. Yung burst potential niya, pati yung ikot niya eh. Ito yung sinasabi na Archangel, na ano, playstyle ng Archangel. Sobrang aggressive. Taking down all of the objectives, you can see wala ng outer turrets ang Witness Greatest dito. Kaya sila nakakaipot ng nakakaipot. Let's see dito, outer turret ng Witness Greatness ay wala na. Nako, talagang kinalbo. Kahit yung ano eh, kahit yung mga jungle minions ng Witness Greatness dito is talagang pinukuha, sinachoke out nila. Pati may cut pa ng creep wave, so it will force Witness Greatness to magkumpulan sa flash area. Magkumpulan muna, pero mukhang makikita sila dito ng Archangel. Lastly, we'll go for that initiation. Malambe, mukhang may ipit siya dito. Pero they will choose to disengage dahil alam nila wala na sila sa pwesto eh. Namali na ng pinasukang liga. Oh. The Lord is now up. So I think they need to push out muna yung top lane before they go for the Lord para ma-secure lang nila yung area. Oh, tama. Pati mahirap kung ano, mahirap pumasok sa Lord area kung hindi mo kung nagpo-push yung lane sa top lane. As you can see, ang daming minions sa top lane. So kailangan mo na i-clear to, and that will give a lot of time for Archangel to secure this Lord. First Lord na kaibigan. Ganun lang, walang hindi na din kasi kaya mag-contest ng Witness Greatness. Oo, pati choke lang sila sa ano sa loob na. Nako, ito na nga. So kailangan nilang makakuha ng resources. So 10k net worth lead ang Archangel, at sila ang nagkakaroon ng ano, sila ang playing aggressive dito. Yeah, and the 10k is not a joke. No, ang laki niyan. Wow, parang ang daming 10 minutes items. 10k. Nako. Sobrang hirap. At makakasil pa sila ng gold. So, lalapad at lalapad lalo yung network advantage ng Archangel. Ano ang kailangan gawin ng Witness Greatness dito? They need to look for an opportunity na makaka-team wipe sila. Mm-hmm. Pag naka-team wipe sila,
siguro mga additional 30% win rate. Makukuha ng Witness Greatness. Comeback potential. Yun na lang ang pag-asa ng Witness Greatness. Ito is yung mistakes na pwedeng i-commit ng Archangel. Tama yun. Pero yung Lord naman is pushing on the middle turret. Trabaho lang muna sila dito pero wala atang makuhang timing itong Witness Greatness. Hindi sila masyadong makapasok and the Lord will be taken down. Just like that, pero kiluwa dito, ginagawa nila. Trabaho lang. At tingnan natin naman yung Gushen and yung Kaya. Talagang nililito nila yung Witness Greatness and they might take down this top turret but that's not gonna happen. Ang sakit ng ginagawa nila, tagang split push. Oo, nililito nila. Oh my goodness, the turret will go down at may mahuli pa sila dito. That's the Martis. Nako, wala nang Martis, mga kaibigan. Feeling ko, it's a GG. It's a GG. Anong pagkakatingin nga namin dito. Pero tingnan natin kung sakali mayroon pang last hurrah ang Witness Greatness para sa game 1. Huling buga, mga kaibigan. Pero tingnan natin, Archangel, mukhang gusto na lang tapusin dito. Docman, magda-dive siya, but he will still go down, mga kaibigan. May mahuli pa dito. Apat, shut down for Kagura. Trabaho lang. For Archangel, they will seal out the game 1. Against the Witness Greatness. Tagang trabaho ang tagay. Objective is yun lang yung mahalaga yung kills, di yan masyadong mahalaga. Ang mahalaga, objective. Ang importante taga mahalaga. Kasi hindi ka manalo sa mga ang importante ay mahalaga. Pati yung carry, hindi siya gaano nag-shine sa laban.